Hello guys! Welcome back to my channel. Kumusta po tayo mga kabunso, team kabunsuan, team kamamigs, team Inday, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po tayo? At sa mga followers abroad, maraming salamat at kumusta tayo dyan? Naway na sa mabuting kalagayan tayo at may mabuting pangangatawan. Today, pag-uusapan natin guys itong question ng karamihan, papaano daw matitigil? So, may naiisip akong paraan. I hope na makatulong sa bawat kampo. Ito po ay opinion lamang ni Inday Jenny. Kung meron po kayong violent reaction or masasabi po sa sasabihin ko ngayon, maaari po kayong mag-drop ng message sa comment section later on. But bago ang lahat, if you are new to my channel, kung bago pa lang po kayo sa channel ni Inday Jenny, kung sa pag-ipaabot ninyo, subscribe, like, share, and hit the bell button for more update. Stay tuned! Live worldwide. Quality Inday Jenny TV. Stand by. Welcome back to my channel. Shoutout nga pala po sa Migs Angels ni Inday Jenny, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta tayo mga angels? Salamat sa suporta ninyo palagi sa akin at sa pagpa-play ninyo sa video ko, because worried kayo kasi as of this time I need to limit talk because of my health condition. Shout out sa lahat ng mga members, super chatters ni Inday Jenny. Sa lahat ng mga totoong kaibigan ni Inday Jenny, sa mga kapwa kong vlogger na patuloy pa din na lumalaban, as well as kapwa kong vlogger dito sa Mommy's World, Ate R. Jobs, Funny Pocknot, Shamay, Glyza Lamud, Namatche, Just Ruth, Mommy Doc Blues TV, Mayora Naik TV, Papavert, Tita Gwen, at sa mga taong to, si Attorney Ria Gumapag-Angulo, maraming salamat po. Kay Miss Tiffany, maraming salamat. Ma'am Ida Francisco, Ma'am Nanay Ida, Ma'am Jasmine Jimenez, Red Door, kay Ma'am Shine Ferrer, G and Mommy's Recipe, sino pa? Sa original Migs Angels, Inday Jenny, maraming salamat to everyone. At sa lahat ng mga palaging nasa live ni Inday, nabuboard na kayo, no? Kasi binabanggit ko ang mga taong mahalaga sa akin. Anyway, thank you sa inyong lahat. Let's proceed to our topic for today. Katanungan po. Mga katanungan na dapat natin bigyan ng highlight. Ito nga may naiisip si Inday Jenny. And I hope you will respect my opinion and as well as my thought sa nangyayari ngayon sa Mommy's World. Actually, parang masasabi kong labas na ang Mommy's. Isa kasi itong abangayan ng kapwa vlogger, kapwa supporters. Pero ganun pa din guys, sa Mommy's pa din nagsimula. Okay? So, sa Mommy's pa din nagsimula. May mga nababasa akong mga PM, personal message through Facebook, at sa mga what I call this live or even sa
even po sa comment section na papaano ba or kailan natitigil, papaano at kailan natitigil po ang katutuhan. Now, naiisip ko, hindi ito matitigil. Alam niyo ba kung bakit? Kasi guys, ang nangyayari ngayon, pag magsasalita ang isang kampo, dito sa isang kampo, sasagot ang isang kampo. Kung sa Bisaya pa guys, palabwanay ug ihi. Oo. Yung pride, yung paanuhan ng pride ng isang tao, walang gustong ilalim. Parang ganon. Walang gustong bumaba. Shall we say, kumalma. Lahat nagpapataasan. Okay? So, yun po ang naobserbahan ko po ngayon. Pataasan ng ano pride, panuhan ng yaman, or ano pa. Yung mga evidences, screenshot, kasi usong-uso guys ang screenshot, which is hindi siya acceptable kung iaano natin sa husgado. Just in case, maano na tayo sa husgado, hindi siya acceptable talaga ang mga screenshot. Sa alam ko lang, sa nalalaman ko lang, yung mga screenshot is not acceptable when it comes to that. With that, sa nangyayari ngayon guys, ang masasabi ko is, nangyayari ngayon guys, there are possibilities na pwede natin makita dito sa nangyayari ngayon. First is, maaaring magkadimandahan ang bawat grupo. Second, pwede din mag-sekretuhan, like personal patayan, yung parang ganun, yung parang may susubulan. You know what I mean? That second possibilities. And the third is, sabihin na lang natin na idadaan sa black, di magandang paraan. Like, papaano natin, alam naman natin yung unang panahon or kung naniniwala pa kayo hanggang sa ngayon yung mga nampulam, right? But hindi pa rin natin yan dapat iano kasi that's bad. Isang malaking kasalanan yan kung gagawin natin ang lahat ng iyan or especially sa third and second. So that's possibilities. So, ngayon po, so para maiwasan natin ang mga possibilities na iyon, ito ang gawin natin. Alam kong lahat tayo ay ano na sa edad. Ang iba pa nga is more than sabihin na lang natin senior. Kasi most of the followers sa mamigs, majority talaga. Sabihin na lang natin, 80% ng mommy's supporters, fans, is nasa na edad. So sabihin natin, senior citizen, marami talaga. Eto, why not gawin natin ito? Kung sa tingin natin na pwede pa tayong manghingi ng sorry, or makipagtawaran, yung parang ganun, makipag-reconcile sa bawat isa, at sabihin natin ang totoo in public. Sabihin natin ang totoo in public, providing information, disseminating information to the public which is fraud, which is hindi totoo, na parang nilalaso natin ang mga fans natin. So, it's deceiving po sa mga fans natin through misleading information or pagbibitaw ng mga maling information. Like, sa mga screenshot, which is
pwede rin man natin yan gawin, pwede natin gawin ang lahat para tayo makapag-create ng screenshot, pwede tayo makapag-create ng other account, tapos ikaw mismo, ang mag-response. Ikaw lang, parang niloloko mo lang ang sarili mo. Parang ganun. Just to show to the public na you are correct at nasa sayo ang tama at katotohanan. Gumising na tayo. Kasi walang mangyayari. Ikaw din ang nagpapahamak. Tayo din ang naglalagay sa kapahamakan. Tayo din mismo ang naglalagay sa kapahamakan. Kasi you are pushing yourself. And you are providing wrong information to the public. And sabihin na lang natin, brainwash mo ang bawat isa para pumampi sa'yo. Which is not good. So, hindi pa naman huli ang lahat. At tayo ay isang Kristiyano. Ang Diyos ay nakakapagpatawad. Tayo pa kaya tao. Diba? Gawin natin ang nararapat. Itama natin ang dapat itama. Itama natin ang mali. Yun. Doon, masasabi natin na ma-stop na ang kaguluhan sa Mamix community. Kasi walang mangyayari kung sakutan, kung anong naririnig ninyo. Siyempre, tao lang tayo. Matatouch ang ego natin. Tsaka, dumarating na tayo sa puntong yung parang nagbabatuhan na personal. Kahit ako, nakaranas ako ng ganyan. Alam mo na kung sino ka. Pero, sabi ko sa sarili ko, hayaan ko na lang siya. Yun naman ang kanyang perception, yun naman ang kanyang ugali, or it could be na ano lang siya, na-touch ang kanyang ego, na hindi lang siya na-align sa gusto kong sabihin. That previous video. Which is, it turns to him by discriminating someone. And that is me. Below the belt pa yun. Parang inaano pa ako sa nilalagay. Yung parang de-demonstrate. Lagay ng ano dito. Lagay. Tapos physical na attack. Yung parang, I mean, personal na atake. Yung pambabastos, pag-iurak sa pagkatao ko. Okay lang yan. Naka-move on na. Pero, nandito pa rin yan. Pero, I'm just looking for the positive side. At saka, gusto ko kasi happy-happy. Sabi nga ni Mahal, happy-happy lang. Huwag na tayong magbangayan. Kasi pag kung nabubuhay pa, yun si Mahal, siya mismo ang mag-aano sa atin. So, ayun, matitigil ang lahat ng gulong ito kung may lamok. Nagre-recording pa lang ako, may lamok na. How much more kung nag-live na. Ayan, matitigil ang lahat ng ito kung may isang magpapakumbaba at sasabihin ang totoo, itatama ang mali. Wag na. Wag nang hintayin na dumating pa tayo sa punto na yung mga possibilities na tatlo na sinabi ko, na dumating pa tayo sa doon. Remember, isa lang ang buhay natin. Tsaka nasa huli ang pagsisisi. It's up to you. But that is my opinion, and it's up to you if you will apply that. Alam kong may mga ano tayo, may ano pa rin tayo, natitira pa rin tayong kabutihan. Ibigay na natin yan sa huling ano natin, yugto ng ating buhay. Okay, so that's it for today. And this is again Inday Jenny.
At sa lahat ng mga supporters ni Bonso, again, paalam ko po na ang meet and greet is malapit na. Nalalapit na po sa December 10. And this is again to reiterate na wala pong bayad. So, registration lang ang kailangan at dapat i-prioritize natin ang pag-register in order for you to give or to, para po mabigyan po kayo ng slack. Magandang kauupuan doon sa birthday. Again, that is for free. And continue to support Bonso Mix Molino's charity works or charity blog. And if you have extra, sabihin na lang natin extra, na ma-shout out kay Bonso Mix Molino Charity, just ping me out. Pwede nyo po akong i-reach out sa Facebook. But then again, yung account niyang HFL is legit yun. But if you don't have account number, you can just ping me out. Okay? So my Facebook account is Chin Lin Ko. Again, that's Chin Lin Ko. Or you can also visit our page, Migs Angels, Luzon, Visayas at Mindanao. At i-PM nyo ako. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa mga hindi nakinig. Salamat din po. This is again Inday Jenny. Have a blessed day. Happy, happy lang. Bye.